Hello guys, gandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua and narito ulit tayo sa ating weather analysis ng Typhoon 2000 na ingako ng Webes hanggang Sabado, Setyembre 29 hanggang Oktobre 1, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update, ito ang ating latest GovSat na ingako na ito ng Webes hanggang bukas Biyernes. Wala na po tayong any tropical cyclone na makaka-affecto sa ating bansa. Meron lang po tayo ditong naligaw na bagyo. Hindi po ito nagtama sa anumang bahagi ng Asia Pacific. Ito po yung bagyong Luis na nag-develop rapidly kahapon at ngayon po isa na po siyang malakas na Category 1 na typhoon na may hangin po na 130 kilometro bawat oras malapit sa kanyang gitna. At itong bagyong ito ay nagkaroon na rin ng process of rapid intensification sa nakalipas na 6 oras at medyo uso na yun ang mga rapid intensification system dahil nga sa pagbabago ng ating klima, iyan ang napapansin natin sa mga bagyo na yun. Sa sobrang init ng ating karagatan ay mabilis po silang lumakas gaya po nitong hurricane iyan dun sa kabilang parte ng mundo na tumama po sa southwestern Florida ay nag-rapid intensification almost 10 kilometers shy of becoming a Category 5 na hurricane na may hangin na 250 kph. Comparable po siya sa isang super typhoon na 250 kph din na binabanggit natin sa ating website, Typhoon 2000, ang category para at least may idea tayo kung i-compare natin sa hurricane kasi pareho lang man yan sa few symptoms hurricane scale can be also applied sa typhoon categories. Although our official Weather Bureau PAGASA using the 5 classifications which includes super typhoons. So yun po ang pag-classify ng mga bagyo at itong si Roke ay mabilis na naging typhoon din dahil po sa maliit ang kanyang sirkulasyon at maganda po ang kanyang atmospheric environment na dinadaanan kaya nandyan po ang kanyang pag-intensify. At ito po ay lumabas na po ng PAR, Philippine Air Responsibility, patungo po sa may karagatan sa katimugan bahagi po ng Japan. So wala na po tayong pangamba dito at inaasahan po itong mag-accelerate patungo po dito sa may karagatan lang po sa may silangan ng Japan. Samantala, yung remnants ng bagyong si Carding, wala na po yan. Ito na po yung monsoon trough na nag-enhance pa rin ng konting habagat na ito na po yung panghuling bugso niya dito sa may dagat China. At ang Pilipinas naman po, balik po sa ating normal tropical climate. Kaya lang marami pa rin mga pagkulog at pagkidlat o mga titawag nating thunderstorms sa hapon o gabi dahil po sa panahon na yun ng La Niña. Kaya dito po sa may silangan bahagi po ng Kabikulan, Eastern Visayas at Silangan Mindanao, meron po tayong elongated line of lower atmospheric pressure. Hindi naman po siya LPA. Elongated siya. So, tawag natin dyan ay surface trough. At meron pang isang surface trough dito sa may north of Yap na hindi naman po sila mag-intensify. Okay? Meron pa rin dito sa may area po ng Central Micronesia sa dulo po ng Intertropical Convergence Zone ay nagbibigay po dyan ng mga malalakas na thunderstorms. So dito po sa ating bansa, mag-ingat po sa mga kidlat at mga posibleng pagbabaha pag meron pong malalakas na thunderstorms na magpapaulan po sa mga lugar ninyo. Samantala, ito po yung ating fast animation. So, nakikita po ninyo itong mga weather systems na patungo po sa ating bansa, mga surface troughs, at itong bagyong si Roke na wala naman po yung saysay sa ating kapaligiran dahil nasa dagat lang po siya. At ang ating Asian Agency Tracks ay nag-agree na ito po ay patungo sa general direction ng karagatan sa katimugan bahagi po ng Japan. At ito po ating global models, siyempre ang pinapakita, ito po ay patungo sa may silangan. Okay? At ating zoom in satellite animation, pinapakita lang natin dyan ang mga malalakas na thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo po sa may Metro Manila, kalunguran bahagi po ng Luzon, Cordillera, dito rin po sa may Visayas at Mindanao, mga pagkakaniwa pong mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms since medyo malakas na yun ang La Niña, kaya nandyan pa rin ang mga pagamba ng mga localized thunderstorms at wala naman po tayong bagyo pa na inaasahan sa loob ng isa hanggang dalawang linggo base po sa mga reliable typhoon global models. Ito po yung ating rainfall accumulation forecast hanggang sa linggo. Inaasahan pa rin po mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa at magiging mas common po ang mga thunderstorms
dito po sa silangan bahagi po ng Luzon, lalo na sa may Pulilio Island, Aurora, dahil po sa possible surface troughs o yung easterly surface trade winds. Kaya yung ating wind map forecast sa susunod na tatlong araw hanggang Sunday, so bukas po ng Biyernes, inaasahan po ang pagbabalik ng hangin silanganin sa silangan bahagi ng ating bansa. At ito po ay magsishift mula sa hilagang silangan simula po sa Linggo. At makikita po ninyo dito yung hangin mula sa silangan at hilagang silangan ang mga ka-efekto sa Kabikulan, silangan bahagi po ng Luzon at Kabisayaan, which is normal po pagpasok po ng buwan ng Oktubre, which is yun ang pinapakita na yun. So far hanggang Monday, kung i-move natin, same pa rin po ang situation. Wala po tayong any major weather system. So purely itong mga easterlies at northeasterly tailwinds. But gaya ng sinabi ko, may mga thunderstorms pa rin inaasahan sa hapon o gabi. Kaya huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote kapag lumalabas po tayo ng ating bahay. At bago tayong pahaalam, ito po ang bagong Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po for the next 2 to 3 weeks. Wala na po yung 1 to 2 weeks kasi yung 1 week ay nangyayari na po na yun. So, nakikita natin yung situation. So, ito po yung for the next 2 weeks. At for week 2, valid October 5 to October 11, may possibility of a 20% or more probability ng isang tropical cyclone formation. Gaya rin sinabi ko, mababa po yan, 20%. So, hindi po yan sure pa, okay? So, pag nag 40 or 50, 60, yan ang medyo sure ball, may mag-form. And then, sa ikatlong linggo, October 12 hanggang 18, ang Pilipinas ay magkakaroon po ng 50% or more na above average rainfall probability sa ating bansa, lalo na po sa may Sulu Archipelago, Mindanao, Palawan, dahil po sa ongoing La Niña. But itong tropical cyclone formation ay hanggang second week lamang dahil po wala pong forecast ang mga typhoons na lampas po ng 2 weeks. So hanggang second week lang po yan ang validity ng mga formation ng mga bagyo. So far, all clear po tayo sa ating Western Pacific. Pero babantayin po natin pagpatak ng kalagitnaan ng Oktubre hanggang katapusan. Lalo na po, papalapit na po tayo sa crucial months ng taon na kung saan kapag may mga tropical cyclone formation, majority of them ay nagla-landfall po sa Pilipinas. Kaya babantayin po natin ang Western Pacific. Lalo na ngayon, nagrabe po ang init ng ating mundo. Halos bigla-bigla lamang po lumalabas po itong mga tropical cyclone formation. So let's hope and pray na magiging aktibo po ang mga frontal systems para i-pull sila pataas, magkaroon po ng break sa mga high pressure steering ridge para hindi sila pumunta sa ating bansa. But since panahon na po ng amihan, we expect that mabuti yung prepared tayo sa anumang mangyari sa ating panahon na yung darating pong last 3 months ng 2022. So, dyan muna natin. Itatapos ang ating update at babalik ulit tayo sa darating pong Sabado para sa ating latest weather situation sa ating bansa at sa Western Pacific. Ito ulit si Mike Padua. Nagpapaalam, mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.